Sige po, mag-uumpisa na po tayo. Kaya po, good morning po sa ating lahat. Luke chapter 22 po tayo. Sa Lucas po tayo. 22 verse 31. And the Lord said, Simon, Simon, si Peter po ito. Behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. But Peter replied to Jesus our Lord, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Mayroon pong prophecy kay Peter na hindi matanggap ito ni Pedro, yung prophecy ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi nga ng Panginoon sa kanya, hinihiling siya ni Satanas na yuyugyugin siya para ano na, para iparang yung katulad ng palay na pagka niyugyug mo yan, matatanggal na yung mga butil at hindi na mapapakinabangan. That is the prophecy at requested by Satan sa ating Panginoong Hesus, at ang piling-pili niya ay ang great man na si Peter. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Ngunit ipapanalangin kita, I have prayed for thee, pinapanalangin kita, na pagka dumating yung bagay na yan, ay yung pananampalataya mo huwag maubos, kundi may matitira nawa. That is my prayer, ang sabi ng Panginoon kay Pedro. And pagka ikaw ay muling nakabangon, and when thou art converted, strengthen also thy brethren. Palakasin mo rin ang mga kapatid mo. Ipinakita na ng Panginoon kung anong mangyayari sa araw ng bukas kay Pedro. Pero hindi siya ganun kasi si Pedro sa mga ganyang negative things. Hindi siya papayag. Kahit na ang Diyos na ang magsabi sa kanya, hindi papayag pagka mga negative na bagay tungkol sa kanya. 33, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee. Kahit saan ka pumunta, andyan ako. Kahit pa sa ano, sa bilangguan, sama ako. Kahit pa sa kamatayan, sasamahan kita. Pero yung prophecy mo sa akin na ganyan, hindi mangyayari yan. Diba? Yan si Pedro. Napaka-strong. Na kahit sinasabi na ng Panginoong babagsak ka Pedro, sasabihin niya, hindi ako babagsak. Diba? Meron din kasing talagang ganyang Kristiyano eh, na kahit sabihin mong bagsak na siya, uy, hindi ah. Pero bagsak na yan. Siya kasi yung si Pedro, kung makikita nyo, lalo na doon sa napakarami kasi mga instances na si Pedro laging
lagi may conversation sa Panginoon. Hindi katulad ng ibang mga apostles na bihira na nakakausap nila ang Panginoon. Si Pedro, kahit hindi mo kinakausap, sumasagot yan. Oo. O ganun siya. Kung ihahambing mo ngayon, si Pedro parang walang disiplina. Kahit hindi mo kinakausap, sumasagot. Di ba, Bad John? Pagka may narinig kang nag-uusap tapos ikaw sumasagot, di ba, Bad? Si Pedro, may mga ganyang mga asal eh. Minsan niya maalala ko itong si Pedro. Nung when Jesus predicts his death, siya ulit yung sumagot sa Panginoon. Na ang sabi niya, sabi nga ng Panginoon, one day pupunta tayo sa Jerusalem at ako ay magsasuffer ng maraming mga kahirapan sa kamay ng mga papari, sa kamay ng mga elders, sa kamay ng mga scribes, and also with the Pharisees. Si Pedro sumasagot ng ganito sa Matthew 16. Mag-concentrate po tayo kay Pedro muna. Matthew 16. Verse 21. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples. Mula noon, pinakita na ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na ang sinasabi niya ay, and suffer many things, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and be raised again the third day. Mamamatay ako, pero after 3 days, ano naman ako, mabubuhay ulit ako. Maghihirap ako sa kamay ng mga taong ito. At ayaw ni Pedro yung mga ganitong bagay na negatibo. Then 22, then Peter took him. Pansinin nyo ito ha, sundan niyo ako sa inyong mga Bible. Then Peter took him, began to rebuke him. Tingnan nyo itong si Peter, pagkatapos mag-prophecy ang Panginoon tungkol sa kanyang kamatayan at sa mga taong magpapahirap sa kanya, ganito ang kanyang ginawa. Kinuha niya si Jesus. Ngatino, at saka nirebuke niya si Jesus. Di ba? And began Peter rebuked Jesus, saying, be it far from thee, O Lord, this shall not be unto thee. Itong si Pedro, kahit papano, ay hindi papayag na may mananakit kay Jesus naman. Diba? Hindi papayag itong si Pedro na may mananakit. Yung mga papare na yan, mga escriber na yan, at mga sasaktan ka, papatayin ka, hindi mangyayari yan. Di ba talagang si Pedro, gusto ko si Pedro eh. Oo. Nung nag-prophecy ang Panginoon na siya babagsak, ayaw din niya. Pero mangyayari yun. Etong si Pedro. Makikita niyo si Pedro? Ayaw niya na kahit sino man, kahit kilalang tao sa Israel, ayaw niyang mangyari ito sa Panginoong Jesus. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanya ay ganito. 30, anong Matthew 16, verse 23, but he turned, pagkatapos niyang rebukin ang Panginoon, at sinasabi niyang binibigyan niya ng kasiguraduhan na ang Panginoon walang mangyayari sa kanya.
hanggat nandun siya, walang mangyayari sa kanya. But he turned and said unto Peter, "Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For thou severest not the things that be of God, but those that be of man." Nakakit ganun si Pedro na hindi niya gaano kilala ang kanyang sarili. Ano siya, ayaw niya yung mga negative na things na mangyayari sa kanya. Nakakit hindi niya alam one day, nakakit sa panahon na yan, na nagsasalita ang Panginoong Yesus, ay tisod siya minsan sa Panginoon. Nagagamit siya minsan ni Satanas. Nasusundan po niya ako? Nakahit sa pananalita, ay lalaban siya ng sabayan. Kahit sa bilangguan, sasamahan kita. Puproteksyonan kita roon. Kahit sa kamatayan, sasamahan kita. Yun yung sinasabi nga ng Panginoon Jesus ay ganyan. Sinabi ng Panginoon kay Jesus o kay Peter, "Satanas, lumagay ka sa aking harap o sa aking likuran dahil tisod ka sa akin." Pero mo yan si Satanas na ang nangunguna. Dapat si Satanas nasa ligod. Maraming Kristiyano ang nauuna si Satanas. Oo, akala niya siguro okay. Pero ang nauuna na si Satanas, nasusundan na niya si Satanas. Dapat si Satanas napapasunod natin sa kalooban ng Diyos. Yan na si Peter. Sa ayaw natin at sa hindi, katulad ni Peter, may pagkakataon na kahit ayaw mo, babagsak ka. Tanggapin natin ito. At ang sinasabi ng Panginoon, ibabangon kita, Peter. Pagkatapos yung ibangon kita, lakasan mo ang loob ng iyong mga kapatid. Dito po sa Old Testament, meron po akong ipapakita sa inyo. Proverbs 24 verse 16. 16, 24 in Proverbs. "For a just man falleth 7 times and riseth up again." Ang matuwid na tao, kahit babagsak yan ng 7, babangon yan. Sinasabi dito sa Proverbs na ito, na kahit anong kataas ang pagiging isang matuwid mong tao, may pagkakataon talaga babagsak ka. Amen? Ano pa ang masasabi nyo kay Peter? Kilala nyo si Peter, ano? Nakisabihin ng Diyos sa kanya na babagsak siya. Na kahit sabihin niya, hindi ako babagsak. Yung propesiya kay Peter na babagsak siya at itatayo siya ng Panginoon ay hindi niya paniniwalaan. Pero ilagay natin sa isip natin, mga mananampalataya, may pagkakataon na kahit gaano kataas ang antas ng iyong pagiging isang mananampalataya, may pagkakataon babagsak ka. Oh, let me read again. And Proverbs ulit po tayo. Unahin ko po yung Awit 37, verse 23 and 24. "The steps of a good man are ordered by the Lord." Kung mabuti kang tao, at kung ano man ang ginagawa mong mabuting tao, wala tayong may pagmamalaki dahil yung mga ginagawa nating mabubuting tao ay yan ay tulak ng Diyos. Amen? "The steps of a good man are ordered by the Lord."
24, though he fall, na kahit ang mabuting tao ay babagsak, though he fall, he shall not be utterly cast down. Bakit? Kahit babagsak ang mabuting taong ito, ay hindi siya totally masisira. Babangon at babangon siya. For the Lord beholdeth him with his hand. Ang matuwid na tao, ang sinasabi sa Proverbs, yung una kanina, huwag yung kalilimutan, yung unang binasa ko sa Proverbs, kahit 7 beses, na babagsak ang matuwid na tao, babangon siya. Amen? Kahit 7 beses yan. Ang mabuting tao, kaya siya nagiging mabuti dahil ang kanyang mga ginagawa sa araw-araw ay kalooban ng Diyos, itinutulak siya roon. Ordered by the Lord. Pagkatapos dito sa baba, nabasa natin, nakakit babagsak ito, hindi siya tuluyang masisira. Alam niyo kung bakit? Ang Diyos, itatayo siya. Kaya sinasabi niya ni Peter, na hindi ako babagsak. Kaya pinauna na ng Panginoon na talagang pinagpray ko na, sabi nga ni Jesus na makakabalik ka. At pagkatapos mong bumalik, di palakasin mo na rin ang kapatid mo. Huwag niyo kalilimutan. Warning ito sa atin na kahit anong dunong mo sa Biblia, kahit anong mabubuting gawa at nalampasan mo na ang marami, huwag kang magpaksigurado. Ang mga matuwid, bumabagsak. Ang message po natin, kung babagsak ka at itatayo ka ng Diyos, bumangon ka na. Dahil mayroong mga mananampalataya, pagkatapos bumagsak at itayo ng Diyos, ayaw niyang tumayo. Sa Jeremiah, babasahin ko po sa inyo, ang buong Israel, na magkasala ang buong Israel, ang Juda at ang Israel, ang 2 tribo at ang 10 tribo, nung itinatayo ng Diyos, mula doon sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, ni ayaw nila talagang tumayo. Dahil hindi lahat ang bumabagsak, ay gustong tumayo. Let me read. Sa Jeremiah po tayo, 3:13. Unahin ko po ang 7. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, sa chapter 7, verse 17, nakikita mo ba ito, Jeremiah? Ang mga syudad ng Juda? Ang daming syudad ng Juda. Nakikita mo yung mga streets ng Jerusalem? Nakikita mo yung mga anak? They are gathering wood, firewood. At pagkatapos ang mga anak ay makapagtipon ng mga firewood. Ang mga magulang naman, ang mga fathers, sila ay yung agar-arunan. They are kindling the wood. Sila nang nagsisiga nito. And the woman kneeled devout, at yung mga magulang naman nila, sila yung nagmamasa ng harina para gawing cake at ihandog nila doon sa Diyos-Diyosan nila na Queen of Heaven. Pagkatapos niyan, nagagalit talaga ang Diyos. Buriin nyo, nung sinabi ng Diyos na itayo niya sila, bumalik sila sa Diyos, ayaw nila. At ang sabi nila, kung ano na yung lumabas sa aming bibig, kung ano na yung pinag-usapan namin, na ang aming mga anak ang magtitipon ng mga kahoy na panggatong, at kami mga lalaki naman, kami naman ang magsisiga. At ang aming mga asawang babae, sila ang maghahanda ng mga lulutuin. Yung mga pinag-usapan namin na yan, itutuloy na namin yan. Ayaw nilang tumayo. Let me read.
in chapter 44, verse 17. But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our mouth, to burden sent unto the Queen of Heaven. But we will certainly do whatsoever thing goeth forth of our mouth, to burn incense unto the Queen of Heaven. Talagang sa Diyos-Diyosan na sila. Kahit itayo sila ng Diyos, wala na. Kung ano na yung pinag-usapan namin, gagawin na namin. Ayaw talagang tumayo. May mga mananampalatayang pagkatapos bumagsak at itayo ng Diyos, ayaw nang tumayo. Pero yung message natin, pagka bumagsak ka at itayo ka ng Diyos, tumayo ka na. Si Peter, ayaw niya yung ganon. Nababagsak siya. Hindi niya ito tatanggapin kailanman. Kaya nga noong sinasabi ng Panginoong Yesus dito, sinabi nga niya na kayong lahat, kasama si Peter kayong lahat ay matitisod. Let me read. Kayong lahat, iiwanan niyo ako mag-isa at matitisod kayong lahat. Pero sumagot si Peter, ayaw niya yung ganon. Let me read. Noong huling araw at huling gabi na ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay, ito last night na ito sa kanilang buhay, itong ang Panginoong Hesus, may prophecy ulit sa kanila. Lalo na kay Pedro. Ayaw tanggapin ni Pedro ito. 26. Subaybayan nga natin sa verse 30. Verse 30, and when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. 31. Then saith Jesus unto them, this is the prophecy. Then saith Jesus unto them, all you shall be offended. Matitisod kayo sa akin. Kayong lahat ay matitisod. Dahil sinasabi ng propesya, ang sabi ni Jesus, then said Jesus unto them, you shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Yan ang sinasabi ng propesya. This night, iiwanan nyo ako. Magkahiwa-hiwalay kayo. Ang tanong ng mga apostol, kung sakasakali man nagtatanong sila sa isip, bakit? Sapagkat sa gabing ito, sasaktan ko ang pastor. At ang mga tupa ay magkahiwa-hiwalay. Si Jesus ang kanilang pastor at sila ang tupa ng Panginoon. And it says here, then Jesus said unto them, all you shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite this shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. And then, 33, sagot si Pedro. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Kung sila, yan, ay matitisod, iiwanan ka o babagsak ang mga yan, ako, hindi ako babagsak. Diba? Ang tapang, yan si Pedro. Kung magsalita, akala mo totoo. Right? Akala mo nagmamalasakit, pero nananakit ito. Sa harapan niya, ayaw niyang masaktan ng kanyang pastor. Walang sino mang sasaling. Hindi mangyayari yan. Kung sino man ang mananakit sa'yo sa gabing ito, hindi mangyayari yan. Kung iiwanan ka ng mga ito, nasa tabi mo lamang ako. Kaya, sa gabing iyon, si Judas nandyan na, kasama ang mapapari, ang mga iskriba, huhulihin si Jesus. Kaya nung lapitan nila si Jesus, at dadakpin ito, si Pedro, labas ang kanyang sword. Buti nga, nakailag yung servant nung pare.
hindi siya, tenga lang na ang naabutan sa kanya. Tanggal yung tenga nung serbantong pari. Dahil sa totoo lang, walang mananakit sa akin, pastor. Pero magkawatak-watak kayo, sabi nga ng Panginoong Jesus eh. Pero lalaban siya. Sa John, ano ito, makikita niyo si Pedro sa John chapter 18 verse 19. 21 ng John, 18 verse 19. Nilabas niya ang kanyang sword at ayaw niyang masaktan ang kanyang pastor. Inilalaban talaga niya ang kanyang pastor. Pero walang nangyari. Kinuha ang kanyang pastor. At totoong nagkawatak-watak po sila. At noong si Jesus ay nasa korte at hinakatulan kung tama ang mga sumbong at napatunayang walang sumbong laban sa kanya na totoo, hindi siya karapat dapat mamatay. Pero kinakailangang mamatay siya para sa atin. Oh, naglastog ka na tayo ni Jesus na Apo Jesus kanya. O, panunutan. Haan ka nga na tayo, gapo kina Jesus. Natay ni Jesus gapo kanyam. Kaya wala tayong maipagmalaki sa gabi at araw. Dahil kahit ikaw ang mamatay para sa'yo, hindi mo kayang mabayaran yan. 33, Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Di ako babagsak. Pero sinasabi ng Panginoong Jesus, another prophecy for you, Peter. What? I have another prophecy? Hindi ako papayag. Hindi titilaok ang manok. Tatlong beses mo akong ipagkakanulo. Ganun yun? Gagawin ko yun? Kasi hindi natin kilala ang ating sarili. Alam ng Diyos kung sino tayo sa araw ng bukas. Yabang mo ah. Yabang mo minsan eh. Amo na po Diyos ni puso. Totoo yan. Pero hindi mo kilala ang puso mo. Yung puso na yan ang pinakasagradong bahagi ng buhay ng tao na tinitignan ng Diyos. Dahil puso tumitingin ng Diyos. Dahil dito talaga yung sentro ng Diyos. Ito yung pinakasagrado. Pero ito yung pinakamarumi na ngayon na kailangan ingatan. Nagbigay siya ng prophecy 34. Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night, ang bilis naman ng propesiyang ito, halos hindi ka pa nakapagpapahiya, Peter, nangyari na sa'yo. Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Akit sinabi na ng Panginoon ang mangyayari sa araw ng bukas kay Peter. Ganito ang sabi ni Peter. Peter said unto him, though I should die with thee, yet I will not deny thee. Likewise also said unto the disciples. Hindi mangyayari yan. Hindi totoo yan. Kilala ng Diyos ang ating puso. Sinasabi nating hindi tayo babagsak. Baka agkarkarayam kan. Baka gumagapang ka na. At hindi ka na makabangon. Ngunit kung sakasakali man nababagsak ka at ibangon ka ng Diyos, bumangon ka na. Dahil walang makapagbabangon sa iyo liban ng Diyos. Amen? As I said, always to God, pagkadarating ang panahon, pagkadumating ang panahon, nababagsak ako. At ayaw ko nang maglingkob, ibangon mo ako. Sinuhati kayo yung mga ibangon kanya yun ni Satanas, nagbayag lang ron niya kadwamon, kadwam mantatan. Talaga best friend mo. Ay, tamang-tama noong ganito yan, noong si Peter na di hinuli na si Jesus, ano? At nasa sumama rin siya, hindi alam ni Jesus na sumama si Peter kasi nagkawatak-watak na sila. Pero talagang gusto niya talagang si Peter, hindi mangyari sa kanya yung denial. But Peter disowned Jesus the very moment talagang itinanggi niya si Jesus. May doctrine si Jesus sa mga apostol.
Ang sino mang hindi niya kayang i-deny ang kanyang sarili, hindi karapat-dapat sa akin. Ang doctrine, kailangang i-deny mo ang sarili mo para masundan mo si Jesus. Bumabaliktad, i-deny mo si Jesus, ito ang hindi mo i-deny. Baliktad ang laban. Si Jesus ang ating tinatanggihan, ito ang hindi natin natatanggihan. Okay, saan ba yung denial ni Peter? Sa 26 ba din ito? 69. Now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him. May servant na babae na lumapit sa kanya habang hinahatulan si Jesus, saying, "Thou also was with Jesus of Galilee." Kasama mo si Jesus, ano? At sinabi ni Jesus, "But he denied before them." Sa harapan ng mga tao, tinanggihan niya ito at siya nagsinungaling, "Hindi ko, I don't know what you are going to say. I don't know. Hindi ko alam yung sinasabi niyo. I don't know what you are talking about." Allah, kitain niyo ni Pedro. Ang tigas-tigas ng loob, hindi kita iiwan. Pero nung tinanong, di ba kasama ka ni Jesus? Sabi, hindi ko alam yung sinasabi niyo. And when he was gone out into the port, paglabas niyo doon, another maid saw him. May nakakita ulit sa kanya at may nakakilala ulit sa kanya. And said unto them, "We're there." At sinabi nung babae doon sa mga tao doon, "Itong taong ito, kasakasama ni Jesus na taga Nazareth." 72. And again he denied with an oath, "I do not know the man." With an oath. Alam niyo, with a fake man. Oh, kahit mag-equip yung kinaroroonan at magbuka yung lupa, hindi ko kilala yung tao na yan. Meron ng ano eh, may mas mabigat na. And again, he denied with an oath, "I don't know the man." Pagkatapos lang ng kaunting sandali, and after a while, came unto him they that stood by. Ngayon, nung umalis na yung babae, meron ding pumalit na mga taong nakatayo doon at lumapit sa kanya. And said to Peter, "Surely, sigurado, isa ka. Surely thou art one of them." Siyempre, ag-deny mo na eh. Pangatlo na ito eh. Hindi siya makapag-deny. Alam niyo ang kanilang mabigat na patotoo? Yung accent mo, yung pananalita mo, taga-Galilee ka. Hindi talaga siya nakaiwas eh. "For thy speech betrayeth thee." Then began he to curse and to swear na manata na or agtalog tilagit kindaga kung ano sugurun. Then began to curse and to swear, saying, "I know not the man." Pagkatapos na yung tatlo, talagang bagsak na bagsak siya. Hindi lamang minsan na tumiklop ang kanyang mga paa. Pak! Tiklop! May bilang ulit. Another round. Tiklop ulit yung paa ni Pedro. Count ulit. Bumagsak ng tatlong beses. At narinig ni Pedro, tumunog na yung roster. At naalala niya, tama. Hindi niya kasi tinatanggap eh. Na ganun siya kahina eh. Pagka babagsak ka, at itatayo ka ng Diyos, tumayo ka na. Huwag na natin ilaban yung kung anong meron tayong aral. Kung noon ay kilala tayo ng tao, eh hindi yun yung ating laban. Yung kung sino tayo sa Diyos na ngayon. Then began to curse, to swear, saying, "I know not the man." And immediately the cock crowed. And Peter remembered the word of Jesus, when said unto him, "Before the cock crow, thou shalt deny me thrice." And he went out. Tumakbo siya palabas, umiyak siya ng mainam.
ganito pala ako. Nagalit siya sa kanyang sarili. Ganito pala ako. Iiwan ko naman pala ang Panginoon. Nasasaktan nila yung pastor ko. Hindi, wala siya magawa, hindi siya makapasok, ni hindi niya marabsot ang Panginoon doon. Dahil ayaw niyang mangyari. Yung nangyayari kay Jesus, ayaw niyang mangyari sa kanyang sarili. Pagka bumagsak ka, at itatayo ka ng Diyos, tayo ka agad. Dahil hindi natin alam yung ating sarili minsan. Ang kinikilala natin minsan, nang madalas, yung tao na nakikita natin araw-araw. Ni hindi tayo nakapag-concentrate dito. Kaya madalas, naiiwanan natin ito. Hindi natin siya naitutuwid. Na bumagsak na tayo, ilang beses nang tumiklop. Ang gusto ni Satanas, knockout ka. Ayaw niya na ang laban mo at ang laban niya ay unanimous decision. Ayaw niya na tabla ang laban at tatawag ka ulit ng rematch. Ang gusto niya, doon sa one round, the first round, man-knockout ka niya. Alam naman natin ang sinasabi niya ni Pedro sa chapter 5, 1 Peter, si Satanas, pag-alagala yan, tumitingin niya ng kanyang masisila. Amen? Verse 8. And I'm mistaken, verse 8. Chapter 5. Wala siyang inisip, kundi pabagsakin tayo. Wala naman tayong inisip na pabagsakin siya. Sabi ko sa Diyos, hanggat may lakas ako, pababagsakin ko yan. Habang mayroon akong isip, pababagsakin ko. Nakakit ituloy niya, nakakit wala na ako dahil magpapatuloy siya, at least, mapapabagsak ko yung ilang bahagi sa kanyang mga gawain. Manmano akagsasa ako nagtumat. Nakakit kakain na ako at meron akong maalala, pasok ako sa bahay, sulat ulit. Dahil ang iniisip ko, bago ako talagang tatanda at wala na akong magawa pa, makikita ko ang pagkatalo ni Satanas sa henerasyon kong ito. Na kahit itutuloy niya ang laban, basta tapos ako. Ang mabaling, sakti tumbain na. Dahil may mga lingkod talaga ng Diyos, na kahit natumba na, bumabangon talaga ito. Sabi nga ni Pablo oo, bumabagsak ako, pero bumabangon ako. Chapter 4 yata ng 1 Corinthians, if I'm mistaken. Kung ang mga leaders na great na ito ay bumabagsak, inaangkin nila na bumabagsak sila, tayo man. Pagka bumagsak ka na, at itayo ka ng Diyos, tayo ka agad. Siguro sa pagkain, hindi mangyayari yan na ayaw mong babagsak. Sa mga material na bagay, ayaw mong babagsak. Ngunit sa spiritual, parang wala lang. 21, papakita ko ulit yung great man na ito, may last na prophecy sa kanya. This is the prophecy. Verily, verily, I say unto thee, when thou was young, dinadamitan mo ang sarili mo, kung anong gusto mong damit, isinusot mo. Nung ikaw ay young, walkest whither thou wouldest, kung saan-saan, kung anong gusto mong puntahan, pumupunta ka lang. Pero, pagdating na nang ikaw ay matanda na, itaas mo na lamang ang kamay mo, at yung hindi mo gustong damit, yan na ang maidadamit sa'yo. And then, doon sa ayaw mong mapuntahan, ay doon ka na rin pupunta. 19, sinabi ito ni Jesus, ipinapaliwanag niya ito, signifying, by what death should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Peter, follow me.
magsilbi ka sa akin. Yan ang ibig sabihin. May prophecy na pagtanda niya, hindi na niya mapupuntahan ang gusto niya. Hindi niya niya damit yung gusto niyang damit. Kung iti Biblia, habang lumaklakay ni Pedro, gumaganda ang kanyang performance. Han na ibagbagang anong lakay ka, nagsubli din ako mga ubing. Talaga, ugaling data, hindi pa ilaang pang-pampambar mo data, nagsubli tiki na ubing. Di ba? Ang ti Biblia, ang imbaga na nga lumaklakay mo, bakit ka nagsubli ka tiki na ubing? Ugaling ka, hindi data. Ni Pedro, adatuyin na niya propesya nga masapol nga aklunan nan. Hangga da jay, mga mabalin talaga ang surutan ka. Hindi. Kaya noong yung pangyayaring ito, tinutuuna ni Pedro ito. Hindi na siya yung lumaban na, hindi. Pero ano na, tahimik na siya. At yung propesiyang ito, sinabi niya sa mga Hudyo noon na ito kasi yung ano eh, yung prophecy na sinabi sa akin ng Panginoon. Let me read. 2 Peter chapter 1 verse 12. Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of the things, of these things, though you know of these things, though you know of them, and be established in the present truth. Para ma-establish kayo sa katotohanan, hindi ako naglilingat na ipaalala sa inyo lahat ang mga ito. Yeah, alam naman ninyo, at alam ko, yeah, I think it meet as long as I am this tabernacle. Habang ako ay buhay, buhay, aking sinasabi sa inyo, ginigising ko sa inyo ito, sa inyong alaala. Alam naman ninyo, at alam ko, knowing that shortly, I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ had showed me. Sinabi na ito ng Diyos sa akin. Yung kamatayan na ito na kanyang sinasabi. Moreover, I will endeavor that you may be able, after my disease, to have these things always in remembrance. Kaya bago ako mamatay, maipaalala ko ang lahat ng mga bagay na ito. Ang ganda ng ending ni Pedro. Nakakit noon na pabugso-bugso siya, na hindi naman totoo ang kanyang mga agresibo siya, ng ganito, at least yung ending niya talaga, very good. Nakapagsilbi siya ng totoo sa kanyang bayang Israel. Ano naman kaya tayo? Ganyan kaya rin tayo? Na pagkatapos na sa huling kapitulo ng ating buhay ay ibubuhos na rin natin ang lahat dahil sa dami ng ating mga pagbagsak. Sa harapan ng ating mga kapatid, sa harapan ng mga tao, sa harapan ng Diyos, ang daming mga pagbagsak. Ngunit kay Pedro, doon sa kanyang ending, hindi niya kinalimutan yung kanyang part as a good shepherd sa mga Hudyo. Alam niyo, dumarating ang pagbagsak, brethren, hindi pa ako nakakalahati. Dumarating ang pagbagsak dahil sa pagsaway sa salita ng Diyos. Maalala niyo ang pagbagsak ng ating mga magulang mula doon sa Garden ng Eden ay dahil sa salita ng Diyos na hindi nila iningatan. Amen? Kahindik-hindik na pagbagsak. Dahil lahat ng tao na ipinapanganak hanggang doon sa huling panahon ay dala ang pagbagsak ni Eva at Adan. Ang pagbagsak na ito ay sa pamamagitan lang ng pagkain. Hindi? Chapter 3. Hindi kayo mamamatay. Alam mo, pagkakinain mo yan, magiging marunong kang tao. At mabubuksan ang mata mo. Makikilala mo ang mabuti at masama. Libang doon, yung pagkain na yan, yung pinagbabawal ng Diyos na yan, yan ang magiging daan. Pagkakinain mo na yan, magiging Diyos ka na. Kaya nung tinitignan din ni Eva, ang sinabi niya sa kanyang puso, oh, ang sarap kainin. Di ba, biruin mo yung magkakaroon ka ng kaalaman ng mabuti't masama. Ngayon, wala kang alam eh. Walang alam itong si Eva. At ano ba yung masama? Ano ba yung good? O, tignan mo, hindi mo alam. Pero pagkakinain mo yan, alam mo yan. O, di ba, tao ka, magiging Diyos ka. O,
O di ba, mamamatay ka? Hindi ka na mamamatay. Kaya nung marinig na yung propagandang ito, sabi niya, ang sarap kainin niya na. O di kinain niya. Bigay din niya sa kanyang asawa. Hindi totoo pala. Adan, hindi pala totoo sinabi ng Diyos na mamamatay tayo. Bakit? O tignan mo nga, hindi naman ako namatay. Ay, oo nga, ano? O, kainin mo na. Doon pala magsisimula ang kamatayan kay Adan, hindi kay Eva. Kaya nung kinain na ng Adan, bagsak na sila sa kamay ng Diyos, napunta sa kamay. From the hand of God to the hands of the devil. Yung pagka ang salita ng Diyos ay hindi natin talaga iningatan, babagsak tayo. At pagka bumagsak na tayo, maghirap ng bumalik pa at bumangon pa. Kung sa atin lang ha, o sa ating mga paraan. Pero pagka ang Diyos ang nagtayo sa atin, makakabangon tayo. Pagka bumagsak ka, at ibabangon ka ng Diyos, tayo ka agad. Huwag na yung... Isa rito ay yung pagkakulang ka na ng counsel. Where there is no counsel, the people fall. Pagkakulang na ng mga... Ano yung counsel? Payo. Pagka payo, tinatanggihan mo. Pagka payo, kulang ka na. At totally wala na. Bagsak ka na. Ang payo kasi, galing sa mga magulang. At maraming bumabagsak ng mga anak dahil yung mga daming payo ng mga magulang, hindi ito kinukuha. Right? At kuminsan, ang payo ay galing sa mga anak para sa mga magulang. At dahil sa mga gulang ay talagang magulang na, talagang magugulang. Eh, ayaw. Kaya bumabagsak ang mga magulang. Kaya dami-damihan natin ang payo. Huwag nating tanggihan ang payo. Dahil mahalaga ito doon sa pagtayo natin. 11 yan ng Proverbs. Sabi ko, hindi pa ako tapos. Medyo malayo-layo pa. 28 ng Proverbs. 11:28 po yan. At 11:28, pagka ang iniisip mo ay kayamanan na lang, babagsak ka na. Yung kwarta lang pang panunutin mo, babagsak ka na. Sa 11:28 yan ng riches. Kaya ilayo-layo natin yung puso natin sa kayamanan. Sige, maghanap buhay tayo. Magremedyo tayo. Ngunit kung ito na ang mas matimbang sa lahat, ang pagbagsak ay hindi pagsalang mangyayari. Dahil ang pera, ang mga ari-arian ay pwede kang pabagsakin. Ang sabi nga ni Pablo, ang nagmamahal ng salapi, ang dahilan ng pagbagsak ng mga mananampalataya. At mula doon sa pananampalataya, malalayo sila. Matutuhog sila ng napakaraming mga kalumbayan. Matutuhog ka ng napakaraming mga kalumbayan. For love of money is the root of all evil. Ugat yan ng mga mararaming mga masasamang bagay na magagawa ng tao. Kung gusto niyong tumayo, habang itatayo tayo ng Diyos, magbibigay ako. Huwag na nating itago pa yung mga kahinaan natin. Acknowledge everything. Yung mga kahinaan natin, dahil tayong mga tao, mahihina tayo. Nakakit na kapag-aral tayo, hindi nangangahulugan na napakalakas yung mga kahinaan natin sa espiritual ay nadagdagan nung ikaw ay meron kang natapos. Dahil maraming nakapagtapos, lalong umiba ang isip. Lalong atimangsit. Acknowledge mo lang yung pagbagsak. Okay na yun. Ang sinasabi ng Diyos. Sa chapter 14 ng Hosea, ang sinasabi ng Diyos sa kanila, bumalik sila. Verse 2, you must acknowledge your fault.
Hosea 14, 1 and 2. Verses 1 and 2. O Israel, return unto the Lord thy God. For thou hast fallen by thine iniquity. Bumagsak ka dahil sa iyong pagsalangsang. Take with you words. Intend to the Lord. Say unto Him, take away all iniquity. Tanggapin mo kami graciously. At yung pagsamba namin doon sa ribulto na baka, tatanggalin na namin sa aming mga bibig. Ang sabi ng Diyos, kilalanin mo lang ang iyong pagbagsak. Jeremiah chapter 3 verse 13, kilalanin mo lang, Israel, ang iyong pagbagsak. Walang taguan sa ating mga mistakes dahil tuluyan tayong masisira. Huwag nating tularan itong si Adan na itinago niya ang kanyang pagbagsak. Job 31:33. Job 31:33. If I covered my transgression as Adam, ang sabi ni Job, kung itatago ko ang aking makasalanan katulad ni Adan, walang mangyayari sa akin, sabi ni Job. Paalala nyo na si Adan, itinatago niya talaga ang kanyang kasalanan. Nung pagkatapos niyang babagsak, bumaba ang Diyos para kumbinsin siyang tumayo sa kanyang pagbagsak. Pero habang lumalapit ang Diyos, lumalayo si Adan. Tatago niya eh. Kaya nung makover siya ng Diyos, Adan, nasaan ka? Dito ako. Bakit? Kasi wala akong damit. Bakit yung bang ipinagbawal kung kainin mo na bunga, kinain mo? Alam niyo ang kanyang pagtatago, ganito oh. Oo, hindi. Hindi niya. Oo, hindi. Hindi ganun. Hindi niya tinanggap. Yung babaeng binigay mo, oh, di pa basulong pa yung naapo Diyos ka ng tad. Yung babaeng binigay mo, eh kung luha mo kumain tad datad eh, oh, nakitaan mo na, ilimang na eh. Walang taguan. Mahihina tayong tao. Galing tayo sa alabok. Hindi tayo galing sa bato. We must acknowledge our fault, our weaknesses before God. Don't hide them, brethren. O, apay gamin tayo, hindi ka mamaday asawam, jay ulag. Wala sanang taguan. Buksan natin ang ating puso sa Diyos. Tanggapin natin ang mga pagbagsak. Ibabangon tayo ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos, ilagay nyo rito. Ang sabi ni David, 119 verse 11, para hindi makauntian natin ang pagbagsak. Pagka ang narinig natin salita ay ginagawa natin, sabi ni Jesus sa Matthew 7, you will become strong and your faith founded upon a rock. Yung naririnig mo salita, na ginagawa mo, katulad ka ng taong nagtayo ng kanyang ng bahay doon sa isang malaking bundok na ito ay bato. Apply the word of God. Ang inyong naririnig, ito ang inyong nababasa. Makakauntihan natin ng ating pagbagsak. Amen? Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa ngalan ng ating Panginoon Jesus. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mahabang talakayan tungkol po sa pagka kami ay babagsak at itatayo mo po kami, ay babangon po kami agad. Marami pong panahon at maraming pagbagsak ang nakita mo po sa amin. Ito'y talagang nakakasira sa mga nakakita sa amin, higit po sa lahat sa relasyon po namin. O dakilang Diyos, kilala mo po kami kung gaano kami kahina. We need your comfort. We need the power of your word. At hindi lamang po yan, sikapin mo, Pakinoon, na pagka kami bumabagsak, kumbinsihin mo po kami mabuti. Dahil may mga pagkakataong ayaw na po namin.
dahil napakahina po namin. Kailangan po namin ang iyong lakas. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.